There you are. Afternoon, Marites. Well, thank you so much for coming despite a very short notice. Always a pleasure joining you for an afternoon tea. Pleasure's all mine. Have you heard? What is it this time? Gina just got herself eliminated from four peats. You don't expect me to be shocked. She had her way coming when she didn't even listen to a warning. It's quite the dangerous game she is playing. I saw her playing tongits with Tita Baby and Shirley just after the day the money was released. And I saw her husband, Naldi, the other day, carrying three cases of Red Horse. Three cases of Red Horse, oh my God. Indeed. Yet here we are, not qualified, they say. Because of our accents and our beauty. Madam, sabi daw. Manang, can you please... Naku, kamusta? Ano na naman? Ito na nga. Naku, nabalitaan mo na ba? Ano? Ito na muna. Ano bang gusto mo? Balitang Will and Alodia o balitang Claudine and Rico yan? Ay, ang dami ah. May isa pa nga eh, Katrina Velarde. Pero hindi kagandahang balita yung kay Katrina. Eh. Oh. So sige, unahin na muna natin yung continuation. Continuation! Yung continuation. Ng kay Will at saka ng kay Alodia. Sa mga hindi pala nakakakilala sa kanila, girl, baka lang kasi na-realize ko kahapon na baka yung iba hindi aware kung sino itong dalawang ko. Mga vloggers po ito and TV personalities, yes. Gamers and streamers na sobrang tinitingnan ng karamihan kasi nga personalities nga. Yes, nila. At okay. Alodia Go Sheng Fiao ay cosplayer din. Cosplayer, yan. Yeah. Tama. Ito na nga, alam mo ba na yung kapatid daw nitong si Alodia Go Sheng Fiao na si Ashley ay nahulaan daw na maghihiwalay yung dalawa. Aww. By using tarot card reading. Aww. Yun ang kembot girl ha. Saklap naman. Pinost niya nga to tapos ano eh, parang may netizen na nagsabi sa kanya, nahulaan mo rin ba? Keme. So nag-react naman siya, sabi niya, nahulaan ko pero feeling ko wala ako sa lugar para sabihin sa kanila kung ano yung mangyayari. Kaya naging silent lang ako. Yun yung sinabi ni Ashley. Oo. Tapos, doon sa thread na pinost ni Ashley, nag-comment si Will Dasovich. Ano sabi? So sabi niya nga, ito parang sana nga charot card na lang daw. Charot card. Pero kasi totoo nga daw na nahulaan nga daw ni Ashley na maghihiwalay nga sila. Aww. Ganyan. Nakakatakot nga daw kasi parang nagkakatotoo na nga daw yung mga tarot card reading na yan. So doon nagulantang yung netizens kasi never naman nagbigay ng side si Will pero that particular moment na nagpost si Ashley and nag-comment si Will Dasovich. So nako. Ikaw ba? Nako, ano yung mga hula-hula? Naniniwala ka ba sa mga tarot card reading? Hindi ko alam eh. Feeling ko pag naniniwala ka mas mangyayari. Ah, talaga ba? Or feeling ko dahil hula siya, pwede siya mangyari pero pwede mo naman pigilan. Oo. depende pa rin yun sa'yo. Kumbaga parang guide lang sila, yes, diba? Yes, parang premonition lang yun. Kung ano yung mga mangyayari. Pero nasa sa'yo pa rin kung hahadlangan mo or haharangan mo yun. Kung gagawan mo ng paraan, yes, sakaling kasi, ano nga. Oo, after all, tayo pa rin naman na nagde-decide kung gusto pa rin natin ipilit or itama na, diba? At least meron kang kumbaga, ano ba, tawag dito, parang... Guidelines, ganyan. Sa mga susunod na kabanata. Kung anong mangyayari sa buhay mo. Uh-oh. Kasi kung para meron ka ng iwasan, ganyan. Uh-oh. O ito na nga, okay. Ano pa? Change topic tayo, Mosang. Wait lang, pero dahil sa continuity kahapon, ayusin lang natin yung ano natin. Dahil kahapon, parang nabasa natin sa mga news na parang ang pinagbibintangan ay si Samson. Barbie, tsaka si Christine Samson. Uh-oh. Pero lumabas din gabi na hindi naman pala. Okay, anong diba? Sabi? Okay. Parang nag-post si Christine Samson na natatawa na lang doon sa mga fake news. Oo nga. Tapos si Barbie naman din, nag-post sila ni Jego na, with my baby, ganyan. Oh, happy with my baby. Oo. At ang kembot nga parang wag kang makinig sa mga noise na yan, it's just noise. Yes, tapos nagsalita na rin si Sian dahil ang sabi niya, wala naman daw siya sinabi na talaga si Barbie na good night lang naman daw siya. Kasi sinabi lang naman daw niya na good night sa lahat maliban kay Barbie pero lang na siya sinabi na siya. So gulo-gulo na ng mundo. So hindi, paano yung Christine? Saan ang galing yung kay Christine? Parang haka-haka din ng iba, hula, yung mga ganon. So, kasi nga 'di ba nakikita pa natin sila sa vlogs ni Alodia and Will, 'di ba? So, at ang sabi mo na, nga nandun sila, madalas siya nandun sa bahay. Oo.
Baka naimbento lang ng mga tao. Oh, alam mo naman, syempre ang chika, madaling kumalat 'yan. Mabilis manganak. Bigla iba pa yung kulay ng anak. Yun nga, 'di ba? Mali sa ano? Yung magugulat ka na lang na, ay, bakit may ganun? Saan ang galing 'yon? Oo nga. So ayan na, malino na ang ating mga ano, utak sa chismis. Ganyan, mga kachismisan lang. Yes. Okay, next. Okay, next, mga kamosa. Sorry, medyo ano tayo, prepared tayo. Ito na nga. Ano may naman? Naglabas kasi ng usapang Claudine Barreto. Hi po, Miss Claudine, kung nakikinig. Wow. Gusto mo ba yun? Hi, okay, gusto na si Claudine. Oy, gusto natin si Miss Claudine kasi nung kabataan niya, tsaka hanggang ngayon, sobrang ganda niya. Oo, diba? Ang kinis-kinis niya. Oo. Anyways, ito, merong lumabas, nag-resurface na letter di umano ni Rico yan, na alam naman nating naging jowa nitong si Miss Claudine. Na dated 1998 pa. Okay. Pero edi yun na nga, letter siya. Pero ang pinagtataka ng mga netizens, bakit bagong-bago yung bond paper? At parang pagkakasulat, bagong. Bagong-bago. Nakita ko nga kanina. Ganyan. Tapos yun, alam mo naman ang mga netizens, masyadong maurirat sa mga ganyan. Bakit daw 1998 pa, pero parang kahapon lang sinulat. Hindi kaya sulat na yan kay Rico? Baka pwede. Kasi honey-honey lang niyang, naman eh. Kumbaga parang gusto niyang sulatan. Hindi kaya. Oo, pwede. Ko, alam. Kasi nakalagay dito, honey, just wanted you to know that you are the best thing that has happened in my life. You are my life. While I watch you sleep, I can't believe you're mine. Thank you for being my rock. And honey, you rock. I love you very much, honey. Wala naman pangalan eh. Puro honey lang eh. Hindi kaya gusto niya lang sulatan or gumawa ng letter. Di ba may ganun? Oo. Kapag sobrang lungkot mo, tas di mo na pwedeng makita, makasama yung tao, susulatan mo na lang. Pero kung halimbawa naman nasulat yun sa kanya ni Rico, may nag-comment din naman na baka may sulat talaga si Rico na ganun at saka lumaan, inulit na lang niya. Ewan natin, hindi natin alam kung anong totoong kwento. Pwede. At bukas, nag-research ka ha? Bukas po ang aming panig. Malapit pa kayo mga chismosang ano. Nakakaloka. Pero yun nga, so yun lang ang pinag-uusapan ng mga mosang natin, yung mga Marites. Bakit daw bagong-bago yung bond, yung bang paper? Bang paper? Hindi natin alam kung ano man ang sagot dyan. Malin nyo in the coming days or mamaya sumagot na si Miss Claudine, di ba? Oo nga. At saka Diyos ko, basta kung saan sila masaya, suportahan natin. In fairness, talagang alam mo, Claudine and Rico, talagang bonggang tandem yan. Grabe yun. Love team talaga addict kong love addict team. Addict na ako. Sa kanilang dalawa. Diba yung mga ano nila, yung mga movies nila. Mga flames. Gihintay na lamang ba ang puso kong nangangam, diba? Fangirling tayo. In fairness naman. Eto na nga, hindi kagandahang balita pero mga mosang ha. Eto, yung pong asawa ni Katrina Velarde na suklay diva. Magaling kumanta, siyempre. Talagang si birit kong birit. Pumanaw na po at the age of 57. Ano reason? Walang nilagay. Okay. Pero big time pala to, ha? Yung asawa ni Miss Katrina Velarde, ha? Drummer pala siya at percussionist and music producer na nakatrabaho na sina Serye Mendez and Natalie Cole, Al Jarreau, Flora Purim, and Will I Am. Talagang big time pala to sa mundo ng industry, musika. Ganyan. So yun na nga, pumanaw na po at 57 years old. Wala din nilagay kung bakit siya pumanaw at humihingi sila ng privacy sa mga pagkakataong ito. Kasi kailan lang daw nakita? Huling nakita yata nung nag-launch ng kanta si Katrina under Viva Records. Kailan lang daw yun. So nalungkot ngayon ang mundo ng musika. Nakakasad naman. Yes. Ay, nako. Pero nakakasad yung wala kang tuwa eh. Diba? Actually, puyat na pwede pa ako hikab-hikab, so pagpasensyahan nyo na po ako. Hello sa mga kagaya kong puyat. Hello sa inyo. Grabe yung boses. Nakakapanghina pala talaga pag puyat ka. No? Yung kahit ilabas mo lahat ng energy mo. Pero wala. Siguro kung bata-bata pa. Hindi ko na mas kaya sa aming matanda. Matanda. Hindi. Mas kaya pa ng katawan. Totoo naman. Diba? Diba? Na mga 20 plus tayo, kahit ilang araw tayo hindi matulog, kayang-kaya ng resistensya eh. Correct. Diba? So, ayan na. Alam nyo na, matulog. Hanggat may kaya pang itulog. Hindi, kwento mo sa kanila kung bakit hindi ka hindi ka nakatulog ng ayaw. Sabi ko nga kanina natulog dahil yung aso namin bago, dinala namin sa clinic. So, napuyat ako, 4 a.m. na ako nakatulog. Tapos kanina pagising ko, ang aga-aga, ang ingin ng kapitbahay. So, hindi na ako nakatulog. Putol-putol. So, 5 hours ng tulog ko. Diba? Tapos, natry niyang umidli
umidlip maya-maya. Ang hirap kayang umidlip pag alam mong may gagawin ka. At marami ka pang gagawin buong araw. Yung kaya nga. Na-anticipate mo na, ganito, dapat gumising agad ako. Hindi ka pa man din umidlip. Yung pag-gising na yung iniisip mo. Tama. So push. Sige na so, nga. So ayan. O siya, sige na magpapaalam na ako mga pangga. Sana nabusog kayo sa mga chismis namin. Bukas ulit. Busog na ba kayo? May bukas pa mga kamosang. Oo nga. O siya, sige na bukas ulit. Ay, bukas wala ko ng tanghali dahil nasa STG ako. Ayan. Good finally, luck. O, diba? So bukas ng gabi po, nakakasama niyo po ako with Papa Jackson. Yes. Alas 9 po yan ang gabi. Ano ba yan? So ngayon, paalam na muna sa inyo. Wala po natin chismisan bukas. Yun nga. Ano ba naman yan? Nakaka-excite pa Monday. Oo, kaya nga. O siya, sige na mga pangga, kakain na ako at magpapahinga na ako. Paalam na. Bye for now. Bye. Ingat-ingat.